Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Mapayapang Miyerkules po sa inyong lahat at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga bago pa lang na nadalaw dito sa aking channel na Chinoy ako, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. At i-remind ko na rin po sa inyo na kung pwede po sana pakifollow na rin po yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Wala yata sa ating mga Pinoy ang hindi nakakaalam kung ano yung tinatawag na ukay-ukay. Sa atin, sa Pilipinas, kahit saan makakakita tayo ng mga tinitindang ukay-ukay. May mga pwesto man sila o physical shop na kung tawagin or even yung mga online sellers. Madami rin sa atin na nakikinabang sa pagbili ng mga ukay-ukay na ito. Dahil unang-una, mura ang mga items na ito. At pangalawa, branded pati ang karamihan sa mga ito. Malaki rin ang naitutulong ng mga ukay-ukay items na ito, lalong-lalo na sa ibang tao na kung saan ay nagiging kabuhayan na nila ang pagtitinda ng mga ukay-ukay items. Itong mga sinasabing ukay-ukay para sa mga hindi pa nakakaalam ay mga relief goods o clothing na sinasabing donasyon ng ibang bansa para sa mga bansa na karamihan ay nakakaranas ng iba't ibang sakuna tulad ng baha, lindol, starvation o matinding kagutuman. Mga bansang nakakaranas ng mga digmaan at iba pa. Libre dapat ang mga donasyon na ito. At sa Pilipinas, dapat pala itong mga donasyon na ito, itong mga ukay-ukay items na ito, ay dapat dumidiretso sa ahensya ng gobyerno natin tulad ng DSWD. Ang DSWD pala dapat ang tumatanggap nitong mga ukay-ukay na sinasabi. Pero alam din natin na hindi ito ang nangyayari. Sa halip, nagiging negosyo itong mga ukay-ukay items na ito at ibinibenta na kung saan na-defeat yung purpose na itong mga ukay-ukay na ito ay mga donasyon at hindi ito dapat pinagkikitaan. Sa isang organizational meeting ng Senate Committee on Ways and Means, isiniwalat ni Senator Raffy Tulfo na nakatanggap siya ng mga reklamo galing sa mga online sellers at mga vloggers na kung saan ay hinahanapan sila ng tax payments ng mga taga-BIR. Dahil sila ay nagbebenta ng mga ukay-ukay items. Pakinggan na muna natin ito. I received complaints recently from a blogger and also from an online seller, and their complaints were kind of similar. They said there were agents from the BIR who went to their house and knocked on the door and were inquiring about their tax payments. And I do acknowledge that every Filipino who are earning should pay their taxes. Pero if we are really serious in collecting revenues to maximize the state revenues, is it better if we would concentrate on the big fishes, not on some small fry? Kasi nga po, I said that dahil bariya-bariya lang pong kinikita ng mga blogger, especially online seller. And alam naman po natin, during pandemic, these are the people na nag-survive, you know, providing for their family, nag-discarte para kumita. Now, sa Bureau of Customs, kung gusto po talaga natin kumolekta ng malaking revenue, siguro po unahin natin yung mga oil smuggler. Maging mahal yan, dapat mas lalo maging mura kasi we know na yung ukay-ukay na inaangkat ng mga importer sa ibang bansa dahil libre yan, second hand yan. Libre yan eh, wala naman silang binabayaran dyan eh. At saka, libre na nga, anong kukunin na sa ibang bansa, tapos wala pa silang binabayaran ng tax, bakit kailan magmahal? Dapat lalo magmura. Okay, sir. Diba? Again, ulitin ko, ang lugi dito, yung mga nag-aangkat, yung mga nakitinda dyan sa mga kanto-kanto. Because these people are legit. Yung kanilang negosyo, kumukuha sila ng permit sa BPLO. May kita mo naman na may mga permit na sila. Nagbabayad ng buwis yan. Ngayon, kung may mga tauhan sila, sinisweldohan nila. Diba? At kuminsan, kumukuha pa yan ng permit sa DOLE para sila ay makapag-hire ng mga empleyado. Yung iba sa kanila, nag-register pa yun sa DTI. Ito mga importer, wala, smuggler. Pag-aralan siguro ng mga kinakula ng ating gobyerno kung paano gawin natin na para makinabang naman yung ating bansa, yung ating bayan,
sa pamagitan ng pagkolekta ng buwis. Sa ngayon kasi wala na kukolektang buwis dyan ang gobyerno natin. Sinong yung mayaman dyan? Wala nyo. Siguro your guess is good as mine. Of course, yung mga important, mga taga Bureau of Customs. Siguro alam din nating lahat na ang tax revenues ang primary source ng ating government revenues. Ibig sabihin, kung maliit ang tax revenue ng isang bansa, mahihirapan ito dahil magiging apektado ang pag-unlad ng isang bansa kapag kamaliit lang yung nakokolekta niyang mga tax revenues. Kahit sa mayayamang bansa, nag-introduce na rin sila ng VAT o sinasabing tax katulad dito sa UAE. Yun nga lang, dito sa UAE, tanging mga goods lamang ang pinatawan nila ng VAT na 5%. Pero sa sahod ng mga manggagawa dito, tax-free pa rin yung mga sahod namin. Sa bansa natin sa Pilipinas, ang alam ko, 12% ang VAT na pinapataw. Malaki kumpara dito sa UAE. Depende rin kasi yata yan sa bansa kung anong percentage ang kailangan nila para masustain ang pangangailangan ng gobyerno ng isang bansa. Ngayon, dun sa sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, tama siya doon, sumasang-ayon ako doon. Dahil bakit nga naman yung mga maliliit na mga ukay-ukay sellers ang pag-inita na patawan ng tax? Karamihan sa mga ito ay mga legit yung mga negosyo nila. Kumbaga, registered yung mga shops nila. At meron din silang mga overhead expenses. Samantalang yung mga inaangkatan nila o yung mga suppliers nila, hindi nagbabayad ng tax. Niwala silang mga pwestong binabayaran sa Pilipinas. So dito pa lang makikita natin, unfair naman na pag-initan ng BIR itong maliliit na mga ukay-ukay sellers. Itong mga inaangkatan ng mga ukay-ukay sellers na pwede na nating sabihin mga smugglers nga sila, sila yung yumayaman. At hindi lang yun, illegal pa yung gawain nila. At ang isa pang nakapagtataka dito, sa tinagal-tagal mula nang nagsimula itong mga ukay-ukay, ay hindi man lang nila napigilan ang smuggling ng mga items na ito. Kaya hindi nakakagulat na malamang mga sindikato ang mga nasa likod nito at kakutsaba nila ang ilan sa mga tao ng BIR at ng Bureau of Customs. Kasi kung iisipin natin, paano nila na ilulusot ang mga items na ito sa mga pier halimbawa nang hindi sila nasisita? Bulko-bulko kung dumating ang mga items na ito, diba? Containers kumbaga ang pagdating ng mga items na ito sa mga pier. Pero walang nangyayaring pagsisita galing sa mga ahensya ng ating gobyerno. Kaya sang-ayon ako dun kay Senator Tulfo nung sinabi niya na kung talagang talamak na nga itong bentahan ng ukay-ukay at hindi man lang natin natetrace ang mga suppliers nito. Kumbaga, kung hindi na rin talaga ito kayang pigilan, tama lang siguro yung sinabi ni Senator Tulfo na illegalize na lang ang ukay-ukay at patawan ng tax ang bawat mga ukay-ukay items na pumapasok sa ating bansa. Nang sa gayon, kumita pa ang gobyerno natin. Pero yung source ang dapat na i-tax. At hindi yung maliliit na negosyante ng mga ukay-ukay na legit namang nagnenegosyo sa ating bansa. Kasi itong mga nagbebenta ng mga ukay-ukay sa kung saang-saang lupalop ng ating bansa, karamihan ito sa kanila, nagko-comply sa mga patakaran para makapag-negosyo sila. So ibig sabihin, legal yung kanilang pagbebenta. Yun nga lang, yung pinagkukunan nila ang illegal. So dapat, yun ang dapat managot dito at hindi yung mga umaangkat sa kanila. Tapos isa pa, panahon na rin siguro na dapat na rin siguro sumailalim sa lifestyle check. Lalong-lalo na yung mga opisyal ng Bureau of Customs. Kasi aminin man natin o hindi, alam natin na maraming mga buhaya sa ahensyang ito. Malamang kasi marami sa mga officials ng ahensyang ito, siguradong busog na busog lagi dahil sa mga smugglers. Hindi lamang sa mga ukay-ukay items, kung hindi maging sa iba pang mga bagay na pinapalusot ng mga ito para makapasok sa ating bansa nang hindi nasisita na walang binabayarang anuman kahit tax. May batas kasi tayo, yung Republic Act 4653, na nagbabawal sa pagbebenta ng mga tinatawag na mga second-hand clothing. Kaso, hindi naman ito nasusunod. At matagal na naglipa na ang mga ukay-ukay sa bansa natin. Siguro din kasi itong mga items na ito pagpasok sa bansa natin, sinasabi nila na donasyon ito ng ibang bansa. Pero napupunta ito sa kamay ng mga sindikato na kung saan itong mga sindikato na ito ang mga nagbebenta sa mga resellers. Pwede rin na baka galing pa sa ibang bansa, galing na ito mismo sa ibang sindikato na nasa labas ng bansa, pagkatapos ipinapasa lang din sa sindikato na nasa bansa natin. So para sa akin, mas tama na gawing legal na lang ito
para kumita kahit papano ang ating gobyerno. Kasi malaking amount yung nawawala sa gobyerno dahil hindi naman sila nagbabayad ng tax. At alam natin kung gaano kalaki, gaano karami itong mga pumapasok ng mga ukay-ukay items sa bansa natin. Kesa naman sabihin na illegal ang mga ito, wala naman tayong napapala sa pagiging illegal ng mga ito. Kaya sila yung dapat na alamin ng mga ahensya ng ating gobyerno kung saan nanggagaling at kung sino ang mga suppliers nitong mga ukay-ukay items, at hindi yung mga umaangkat sa kanila na mga maliliit na negosyante na nagbebenta ng mga ukay-ukay items, or even yung mga online sellers ng mga ukay-ukay items. Kasi magkano lang ba naman yung kinikita nitong mga nagbebenta ng mga ukay-ukay items, at magkano lang din ang makokolektang mga tax dito sa mga ito? Maliit lang, di ba? Yung supplier nila ang dapat na singilin. Sa hirap ng buhay natin ngayon, hindi natin masisisi yung mga taong tumatangkilik na bumibili ng mga ukay-ukay items. Kasi baka merong ibang mga tao ang sasabihin nila, kung gusto nating matigil itong illegal na pagpasok ng mga ukay-ukay items sa ating bansa, ay huwag tangkilikin ng mga tao. Kumbaga, huwag silang bumili ng mga ukay-ukay items. Hindi dapat sisihin yung mga taong bumibili ng mga ukay-ukay items. Dahil ang may kasalanan dito, yung ahensya ng gobyerno natin na in charge para bantayan ang pagpasok ng mga ito na hindi nila nasusugpo sa tinagal-tagal ng mga ukay-ukay na meron sa Pilipinas. Ibig sabihin ito, hindi nila ginagawa ng maayos yung mga trabaho nila. Hanggat merong mga tiwali sa Bureau of Customs at sa Bureau of Internal Revenues, patuloy na makakalusot ang mga smugglers at mga tax evaders. At patuloy ding mananakawan ang bansa natin dahil sa mga taong ito. At hindi maliit na halaga ang pinag-uusapan natin dito. Mga big-time smugglers at big-time tax evaders ang mga ito. Na kung saan napakalaking bawas ang mga ito sa dapat nakita ng ating government revenues. Kaya I hope sana masilip na agad ang kalakalang ito. At sana rin mabusisi na sa lalong madaling panahon ang mga reports ng Bureau of Customs kung talaga nga bang marami ba silang nahuhuling mga smugglers, or ilan lang at mga pipitsugin pa yung mga nahuhuli nila. At isama na rin sana yung pagla-lifestyle check sa mga opisyal nito. Kasi talagang mahihirapang umunlad ang ating bansa hanggat mananatili ang mga buhaya sa gobyerno natin. And this is all for now, mga kaibigan. Again, please don't forget to follow my Facebook page, Chinoy Dubai, at pakisubscribe na rin sa mga hindi pa subscribers dito sa aking YouTube channel na Chinoy Ako. Thank you everyone for watching. Have a pleasant day ahead. Ingat po kayo lagi, and God bless.